Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Lyn Cruz again of Pots and Succulents. Sa mga bago po sa ating channel, welcome to Pots and Succulents. So today's video, gagawa po tayo ng bagong arrangement. Tatawagin po natin itong Cup of Succulents. Okay. So meron po tayong, I think this is an interesting topic para po sa mga subscribers natin na nagko-comment na yung kanilang mga succulents na matay, especially po yung jade plant, hindi daw nakakabuhay sa Philippines. So, yun pong pag-usapan natin today, yung lifespan po ng succulents. Okay? So, samahan po ninyo ako. So, this will be our cup of succulents. Ito po ang gagamitin natin for our arrangement today. So, as I've mentioned earlier, we're going to talk about yung lifespan po ng succulents and yung cycle ng buhay nila. Okay? So, ang gagawin po natin or ang explanation natin for today will be generalize lang po natin, hindi natin iisa-isahin yung mga succulents na i-discuss natin about their lifespan. So, some succulents live longer than the others, katulad ng jade plants po, nabubuhay yan 70 to 100 years. Yung mga hens and chicks naman po, 3 to 4 years. Yung aloe vera, 5 to 25 years. Yung mga cactus, yung mga barrel cactus, centuries yan. Talagang nabubuhay sila. At meron mga living stones, ano yan, wala akong ganun, pero hindi ako nagagandahan sa kanila, pero nabubuhay sila from 40 to 50 years. At yung namang mga Christmas cactus, 30 plus years na bubuhay yung mga yon. And ang mga succulents po, meron silang life cycle. Ito yung tinatawag na dormancy at saka yung growing season nila. So, let's talk about naman ho ang example natin, yung lifespan ng mga chicks and hens. Ang chicks and hens, katulad ng sinabi ko kanina, they live up to 3 to 4 years. Pero, yaan pong mga chicks and hens, bago talaga sila mamatay, yung mother plant, is nagbibigay yan ng maraming offsets. Tulad po, nitong nilagay ko dito, may dalawa akong nilagay dito na na chicks and hens. Yan pong dalawang yan is napakadami pong mga kasama yan. Parang itong isang nilagay ko na mas maliit, parang yan yung isa sa mother plant. Kasi nga sa dami, ang chicks and hens, sa dami ng naibigay sa atin or ibinibigay nilang offsets or babies, hindi na natin minsan manonotice na yung mother plant pala wala na, as in namatay na. So, meron naman pong tinatawag na monocarpic plants or monocarpic succulent. So, yung isang example natin dyan na malimit na very common is yung ayon yung kiwi. Meron po akong ayon yung kiwi. Gustong-gusto ko din siya dahil napakaganda niya. Pero po, ang ayon yung kiwi, matagal po talaga ang ano niyan, ang lifespan niya. Alam ko, doon sa nabasa ko, maabot sila ng 30 to 50 years. Talagang dumadami sila. Pero once na namulaklak na po ang ionium kiwi, that's the time po na mag-goodbye na po yung mga ionium kiwi na yan, na kapag ka namulaklak na, sigurado, sooner or later talagang mamamatay sila. Okay. So, pagka ganun po, meron tayong ionium kiwi at bulaklak na sila, nagkaroon na ng blooms, ang magandang gawin natin is mag-cuttings na tayo and ipropagate na natin. Kasi talagang mamamatay na po yung ionium kiwi na yun na nagkaroon ng bulaklak. So, balikan naman po natin ngayon yung sinabi ko kanina na cycle ng succulent, yung dormancy at yung kanyang growing season. Okay, so, kasi nga po maraming nagsasabi sa atin sa mga videos natin na comments na namamatay yung kanilang mga succulents, din nila nabubuhay. I think, kaya po ganun yung sinasabi nila,
is siguro yung kanilang succulent is under dormancy. Ibig sabihin po nun is ano sila, nagsastop yung growth dahil nagko-conserve sila ng energy. So, syempre kung bago lang tayo doon sa pag-aalaga ng succulent, akala natin patay na sila. While nasa sleeping mode po sila noon. So, kapag ka ganun po yung ating succulent, tapansin ninyong ganun, huwag nyo muna silang bubunutin o huwag nyo muna silang itatapon. Pag-aralan pa rin natin yung kanilang hanggang sa mga 3 months yun eh, ganun, papahinga sila. So, kapag ka po ganun yung ating succulent, huwag natin talagang didiligan muna. Hayaan lang natin kasi kahit diligan natin yun, hindi yun mag-grow. Talagang stop po yung growth nila pagka under dormancy. And minsan talaga nagda-dry yung leaves nila. Dahil very resilient sila. Kaya huwag tayong mag-alala kapag ka ganun. Obserbahan lang natin yung kanilang kalagayan dahil sigurado nagpapahinga ngayon. Yun po yung cycle ng succulents. So, once na nagising na po sila, yan na po yung tinatawag natin na the growing season. Yan po yung time na sila, they get back to work, ika nga. Or magkakaroon na po sila ng leaves, magbibigay na sila ng mga babies, yan. Mag-umpisa na naman silang, nabuhay silang muli. At yung iba naman, nagkakaroon na ng flowers. So, yun po yung ng succulent cycle nila yan. So kapag ka nasa growing season na po sila, kailangan na po natin silang diligan kapag ka tuyo na talaga yung kanilang soil. So ang kailangan po talaga na ating succulents are water, sunlight, and tamang soil, and also keep away them from mga mealybugs. Okay, so sana po meron akong na-share na maganda or may natutunan kayo dito sa ating video today. So again, I would like to thank everyone po sa ating mga subscribers na hindi nagsasawa na panoorin yung ating video, sa ating mga silent viewers. Thank you so much everyone. Bye everyone!